Nalulungkot ka, Vice. Nalulungkot ka sapagkat di mo mapigilang umiyak dahil wala na yung mga programa niyo. Alalahan mo, naghamon ka. Hinamon mo ako, di ba? Ang saya-saya niyo noon. Naghahalakhakan kayo. Meron pang isang kasamaan mong lalaki. Pati ngala-ngala niya, nakita ko sa katatawa eh. Gumaga na, alos mabali yung leg niya. Ganon. Yan ang sinabi ko sa inyo. Ang kayabangan, nakikita ng Diyos yan. Pag binigyan kayo ng pabor sa buhay, huwag kayong ganon. O ngayon, nakita mo na may Diyos sa langit. Tapos, nakita mo na siya ang tumitimbang sa lahat ng mga tao dito sa lupa kung anong ginagawa nila. Justisya ang Diyos, Vice. Ganda. Justisya. Oh, siguro sa iba, niloloko mo, pinagtatawanan mo. Eh, wala namang kinalaman sa Diyos sila. Nakakaligtas ka doon. Pero, binibilang din ng Diyos yun. Pang-aapi-api yun. Oh, pagkatapos, isinama mo pa ako. Oh, ngayon, napatunayan mo na meron akong Diyos na nagpadala sa akin. Kasi yung lahat ng pinagsasabi mo, puro imposible. Sige nga, kiboloy. Punta ka sa EDSA, pahintuin mo traffic. Sige nga, kiboloy. Pahintuin mo ang probinsyano. Abangan, si Kiboloy lang ang makapagpapahinto sa probinsyano. Nag-prophesy ka, Vice. Oh. Ngayon, wala na yung programa mo, wala na yung network mo, malinis ng EDSA. Dapat masaya ka sapagkat natupad ang lahat ng hamon na ginawa mo. Sana kung ikaw, ibalik ka pa sa estado mo sa susunod. Gamitin mo nga yung binigay na pabor sa iyo para sa kabutihan, hindi para pagtawanan ang mga tao, laitin, at gawing katatawanan. Ayun lang ginawa mo kay Jessica Soho. Kung ikaw talagang meron kang konsensya, hindi mo gagawin yun eh. Sabi mo, ipagagang rape si Jessica Soho. Pagkatapos nung igagang rape na daw siya, sasabihin daw nung leader, oh, ilabas na ang litson. Biro mo yun? Tao yan? Ginagalang yan diyan sa kanilang broadcast? Ginagalang, may mga awards yan? Tapos gaganunin mo? Eh ikaw, sa pagkatao mo, kung ako magtatawa sa'yo, tinan mo yung ayos mo, Bais. Tinan mo yung ayos mo. Ah, ito ah, hindi pang ipamumukha ko lang sa iyo ang sarili mo. Hindi ako nagsasalita ng ganito. Nung ikaw nagsusyo, kinukutya mo si Jessica Soho. Nakita mo ba yung ayos mo doon? Nakita mo? Yung bukol ng harap mo? Hindi naman totoo yun. Kasi lalaki ka eh. Tapos yung panty mo, na pangano dito, para kang si Wonder Woman. Ikaw ang nakakatawa. Yung mukha mo nakakatawa. Pero pinagtawanan ba kita? Sinabi ko ba, tingnan mo itong baklang ito. Katawa-tawa yung kanyang ano. Hindi ko, walang ganun. Pero ikaw, dapat pagtawanan mo muna yung sarili mo, pero hindi mo pinagtatawanan. Ngayon, naniniwala ka na. Karma is real. Oh, bumalik sa'yo, di ba? At ngayon, umiiyak ka. O bakit hindi kayo humahalakhak? Asan na yung patingala-ngala niya, nakita kong humahalakhak kasama ng matabading babae na parang maskara ang mukha dahil sa makeup. Oh, ako, isa akong kapampangan, Vice. Mapagtungayaw din ako. Very sarcastic ako, lalo na sa mukha ng tao. Kung gagamitin ko yon. Ikaw ang una kong pagtatawanan sa itsura mo. Sabihin ko, ano pang klaseng tao to? Kuminsan puti ang buhok, kuminsan pink, kuminsan blue. Bakit di siya makapag-decide kung anong mukha niya? Oh, hindi ko sinabi yun. Hindi ko sinasabi yun. Pinababayaan kita. At hindi kita pinakikialaman. Oh, nagkamali ka ng pinakialaman, Vice. Kala mo, makapangyarihan na kayo noon. Ang ABS kasi, ABS-CBN, pag narinig, parang Diyos, kailan tumabi kayo lahat kasi nandito na kami.
Para ba kayong NPA, no? Pag narinig kayo NPA, tumabi kayo lahat. Takot kayo lahat sa amin. Tabi kayo. Oh, nilait ko rin yung NPA, boys. Sapagkat niloko rin nila kami. Ang kinatatakutan ko dito, boys, isa lang, ang Diyos lang. Tuturuan kita, ganun ang gawin mo. Pag binigyan kayo ng pabor ng Diyos, pabor na maging tanyag, pabor na maging mayaman, huwag kayong mangutya ng inyong kapwa-tao. Ginawa rin ng Diyos yan sa kanyang ano, mukha. O, gamitin niyo sa kabutihan. Kabutihan. Ngayon, umiiyak ka. And on, humahalakhak ka. O, tingnan mo nga yung November 6 ba yun? Na November 4? Na nagkutyaan kayo? Alam ko ba yung sinusuot mo eh? Nile green na Amerikanang oversize sa'yo. Tapos tawa kayo ng tawa. Eh ngayon, ang Diyos ang nagtatawa sa'yo. Bakit ka umiyak ngayon at nalulungkot? Tanungin mo sarili mo. Yun ang dahilan, boys. Yun ang dahilan para patotohanan lang ng Diyos sa'yo. Si Pastor Apollo Kibuloy eh hindi pumunta rito sa kanyang sarili lang. Lesson yan. I hope that you learn your lesson.